dahil sa katotohan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Alright mga kapatid, no, sa mga hindi pa po nakakaalam sa atin pong Abang Channel, Kaabag sa Simbahan, pwede nyo pong bisitahin at i-like and i-share yung mga videos po na na-upload po natin doon para po mas marami pang makaalam sa atin pong gawain po na ito, no, sa pagdidepensa sa katuruan ng simbahan, syempre sa pagpapahayag din sa katuruan ng simbahan at ang pagtama pong pagpapaunawa sa banal na kasulatan, no. So Kaabag po sa Simbahan, sa mga hindi pa po nakakaalam, please subscribe if you like and pa-like na rin yung notification bell para palagi po kayong ma-update sa bawat video po na atin pong pinopost dito. At syempre sa araw-araw po nating pakikisama dito po sa Punto por Punto mga kapatid. Kaya simulan na po natin ang atin pong topic sa gabi na ito na kung saan isa pong pastor nagpapahayag na ang water baptism daw ay hindi makakapagligtas. Pakinggan muna natin ang kanyang video mga kapatid. Nakapagligtas nga ba ang bautismo sa tubig? Straight to the point ko na kayong sasagutin. Hindi po. Pero meron sinasabi ang Bible patungkol po sa kahalagahan ng water baptism. Kasi inutos po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung huling bilin niya bago po siya umakyat sa langit at hindi na siya nakita ng mga alagad. Basahin po natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Kaya puntahan niyo ang lahat ng mga lahi. Gawin silang mga tagsunod ko, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Again, inuulit ko po, hindi nakakapagligtas ang bautismo sa tubig. Pero may kahalagaan po yan bilang isang mananampalataya. Biblical po yan at ginagawa po natin yan kasi yan ay utos ng Panginoon. Alright, so doon muna natin, no? Ang una pong pahayag niya, sasagutin doon niya ng direkta na ang water baptism ay hindi po nakakapagligtas. Pero meron lang itong kahalagahan bilang isang mananampalataya dahil ito daw po ay utos ng Panginoon. Ginamit po niya ang Matthew 28:19. So dito po sa pahayag po na ito mga kapatid, malinaw na nagkontrahan ang kaniyang pahayag. Tandaan po natin sa filosofiya, mayroong kasabihan na argumentum contra factum non valid, no? That an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Na hindi po pwedeng tanggapin ang isang argumento na nakukontrahan or kumukontra sa katotohanan, no? Kasi kung i-evaluate natin ang kanyang sinabi mga kapatid, hindi nakakapagligtas ang water baptism. Pero mahalaga ito dahil ito ay utos ng Panginoon. So therefore, dahil ito ay utos ng Panginoon, it lead us to salvation. Kasi mga kapatid, ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, kung gusto talaga natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, kinakailangan nating sumunod sa kanyang utos. Basahin muna natin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 19:17 mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay ng walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." So, napakalinaw na ang pagsunod po sa utos ng Diyos ay magdadala po ito sa atin sa buhay na walang hanggan. So kung pinapahayag niya
na ginagawa natin ang water baptism dahil utos ito ng Diyos, ibig sabihin, nakakapagligtas po ito. Pero ano ang kanyang unang sinabi? Ang water baptism ay hindi makakapagligtas. Ginagawa lang natin ito dahil mahalaga ito dahil utos ng Panginoon. Argumentum, contrafactum, non valid. Mahalaga ang bautismo dahil utos ito ng Panginoong Diyos dahil ito ay nagdadala sa atin sa kaligtasan. Yun po ang tamang pahayag. No? So, sa unang bungad pa lang ng kaniyang pagpapahayag sa salita ng Diyos ay kontrahan na po at hindi po dapat tanggapin. Magpatuloy po natin ang kanyang sinasabi sa kanyang ikalawang punto. Pangalawa, hindi po ito ritual na kakapag-alis ng ating kasalanan. Ang akala ng iba, ang water baptism po ay nakakapagtanggal ng ating kasalanan. No. Kahit ilang beses tayo magpalubog sa pastor o sa mga lingkod ng Diyos sa tubig, pero hindi ko humihingi ng tawad, sabi ng Bible, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us. Kung ipapahayag ng ating mga labi, yung po, yung paghingi ng tawad, dun matatanggal yung ating kasalanan. Pero sa water baptism, hindi po ito ang ritual na nakakapagpaalis ng ating kasalanan. Ang nakakapag-alis lang po ng ating kasalanan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, hindi ang tubig. Once na inaccept natin ang Panginoong Jesucristo, na nampalataya tayo sa Kanya, at kung tayo ay genuine nagrepent sa ating mga nagawang kasalanan, dun po nalinis ang ating kasalanan. 1 John chapter 1, verse 19. Okay. So sa kanyang second point, mga kapatid, no, kung hindi po tayo maingat sa pakikinig sa sinasabi ng ating katunggali, maaari po talaga tayong maguyo, or I mean sa isang preacher, no, sa isang pastor na nagpapahayag. Pero kung pag-aaralan natin ng mabuti ang kanyang pinagsasabi at mayroon tayong kunting kaalaman sa isang mga fallacious na statement, ay isa pong fallacy statement po ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Sinasabi na false dilemma fallacy, or itong false dichotomy, no, na para bang pinapipili kanya sa dalawang totoong bagay na isa lang ang dapat mong piliin diyan. So false dilemma fallacy po 'yan, or false dichotomy, no, na dahil ang confession ay nag-aalis sa atin sa kasalanan, so hindi na pwede ang water baptism. Wrong. Mali po 'yun, mga kapatid. False dichotomy po 'yun. No, or false, or fallacy of false dilemma. Dahil parehas po 'yan utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya bakit isa lang ang pipiliin mo? Di ba? Hindi porkit nakakapaglinis ang confession ay yung binyag ng pagbibinyag sa tubig ay hindi nakakapaglinis. Mali po yun. Nagpapatunay lang yun na hindi natin naunawaan ang kabuuan ng Bible. At isa pa, ano ang sinabi niya? Hindi raw ito tanda na ikaw ay napaanib na sa samahan. Ito yung mga sinabi niya, no? Tapos, kahit pa daw ilang ulit kang bautismuhan, hindi raw yun nagpapatunay na nasali ka na sa isang samahan, at hindi rin daw ito nagpapalinis sa iyong kasalanan. Dahil ang nagpapalinis daw sa iyong kasalanan, ang pagtanggap natin kay Kristo at ang ating pag-confess sa ating mga kasalanan. So, itatama po natin ang mga pahayag na ito. Unahin natin yung pagsabi niya na hindi ito nakakapag tanggal ng kasalanan. Di ko lang alam kung talaga bang nagbabasa ng Biblia itong ating kapatid na pastor na ito, no? Kung bakit di niya nababasa yung mga nababasa natin sa Bible na very literal, very explicit, pero bakit di nila nababasa? No? Patuloy nilang sinasabi na ang tubig ay hindi nakakapagligtas, ang tubig ng bautismo ay hindi nakakapaglinis ng katawan. Gayong, yun naman ay sinabi sa Bible. Yun po ang nakakapagtaka. Dito natin makita kung paano talaga tinabunan ng demonyo ang kanilang mga mata sa pakpak
ng demonyo para hindi nila makita ang katotohanan, mga kapatid. So basahin natin ang 1 Peter 3:18 to 21 kung paano ipinangaral ni Apostol na Pedro na ang water baptism po ay naglilinis po yan sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Bagkus ginamit ng Diyos ang tubig panglinis sa kasalanan ng buong mundo. Kung maalala nyo, sa panahon ni Noe, di ba, ang mundo ay puro na ng kasamaan? Ano ang ginamit ng Diyos para linisin ang mundo? Tubig. Winash out niya ang kasamaan sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga, 8 katao lamang ang naligtas doon. Basahin natin, no, 1 Peter 3:18 to 21, mga kapatid, para malaman niyo ang katotohanan ito. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritu na kabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So ito yung panahon na nilipol ng Diyos ang mundo dahil sa kasamaan sa pamamagitan ng tubig. Nilinis niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig sa kasalanan ng tao, mga kapatid. Tubig ang ginamit ng Diyos. 21. Ang tubig, ano daw? Ang tubig with definite article, ang subject dito tubig, ang definite article, tubig, ang subject. Ano ba ang tubig? Larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang tubig, larawan ng bautismong nagliligtas sa atin. Paano hindi nakakapagligtas ang water baptism? Patuloy pa, hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ano ang nililinis ito? Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo, of course, tubig yan, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Nabasa kaya ng pastor na ito ang pahayag ni San Pedro na ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas? At hindi lang ito basta nagliligtas, ito ay kaparaanan ng paglilinis. Una-unang nililinis ng tubig ang mundo. Ngayon, ang budhi. Sa panahon ng mga Kristiyano, budhi, mga kapatid. No, kaya nga nakakapagtaka eh. Nakakapagtaka. Bakit kaya hindi nila mabasa yung mga explicit na pahayag ng mga tinawag ng Diyos para magpahayag sa kanyang salita, ang mga apostoles? Nakakapagtaka, hindi ho ba? Kasi nababasa naman dyan, bakit hindi nila ipinapangaral ano yung nakasulat? Ang ipinapangaral nila yung hindi mga nakasulat. Tulad na lamang nung sinabi niya, ang water baptism ay hindi nakakapagligtas. So, sana naunawaan nyo, no? Na nakita nyo yung pagtatama natin sa isang napakalaking mali na pahayag na para bang pinagkontra ang dalawang katotohanan na utos ng Diyos, isa lang dapat piliin. False dichotomy. No? Fallacy of false dilemma po yan, mga kapatid. Okay, so pakinggan natin ang sunod niya na points, no? Kung nakakapuntos ba talaga siya sa pagpapangaral sa sasalita ng Diyos, mga kapatid. Ang bautismo sa tubig ay hindi isang hakbang na magiging kasapi ka sa isang reliyon. Oo. Isa pa yan, no? Ang water baptism daw ay hindi daw ito hakbang na ikaw ay mapaanib sa relihiyon na itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tandaan niyo po yan, no? Hindi ito hakbang na ito ay makapagpapasok sa iyo sa kaharian ng Diyos. Sagutin din natin yan, pero tapatapusin muna natin ang kabuuan ng kaniyang pagpapahayag patungkol dito. Oh, marami kasi sigurong nakikita at naririnig at nalaman ng ibang reliyon at sekta kapag nabautismuhan sila po
ay lehitimong kasapi at miyembro na ng kanilang relihiyon. Pero what the Bible tells us about water baptism, hindi po yun ang kahalagahan ng water baptism. Hindi ito nagsasabi na kapag nakapag-baptize ka na sa water, hindi ka na pwedeng umalis sa relihiyon yan, o kaya naman, dyan ka na forever. No, hindi po yan ang sinasabi ng Bible pagdating sa water baptism. Basahin po natin yung Romans chapter 6, verse 4. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. So, malinaw po ang sinabi ng Roma. Nagpapahayag ng pakikiisa natin sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ayan, so gumamit siya ng Romans 4:6, no? Para po, Romans 6:4, para itindig ang kaniyang arguments na yung pong binyag ay hindi daw nagpapatunay na ikaw ay mapaanib sa isang relihiyon or sa relihiyon ng ating Panginoong Hesukristo. Again, mga kapatid, isa na naman po itong fallacy, no? Yung tinatawag na informal fallacy. Ano ho ba ang ibig sabihin ng informal fallacy? Quoting text out of context. Yan po ang informal fallacy, mga kapatid. Ginamit niya ang Romans 6:4 sa isang pahayag na hindi naman sinabi mismo doon sa Romans 6:4. Ano ang premise niya? Ang bautismo sa tubig ay hindi nangangahulugan na mapapaanib ka na sa isang relihiyon. Andit binasa niya ang Romans 6:4. Basahin nga natin ang Romans 6:4 kung may nabanggit ba doon na ang water baptism ay hindi makakapasok sa iyo sa isang relihiyon. Basahin natin Romans 6:4, no? Kung tama ba ang kaniyang paggamit sa nasabing talata, mga kapatid. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. I don't know kung ano ang point niya dito, hindi naman sinabi na ang bautismo ay hindi makakapagpapasok sa iyo sa kaharian o sa relihiyon ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong sinabi doon. Kaya nga po, fallacy of informal or informal fallacy po ang tawag doon, mga kapatid. No? Quoting text out of context. Well, sagutin natin ang issue po na nire-raise ng ating pong kaibayo sa pananampalataya ng isang pastor. No? Ang water baptism ba o ang bautismo ba hindi ba nakakapagpapasok sa iyo sa relihiyon na itinatag nating Panginoong Hesukristo? No, hindi po mga kapatid. No? Una, para maunawaan natin ang konteksto ng pagpasok sa kaharian ng Diyos, balikan natin ang Israel. No? Lalo-lalo na po sa theology, mayroon pong pag-aaral about typology. Typology study. No, yung pangyayari. Sa Old Testament, ang ginagamit po nila doon na paraan para po ikaw ay mapaanib sa lahi na pinili ng Diyos, ang mga Hudiyo, kailangan ka pong matuli. No, ang lahat ng mga lalaki, tutuliin po yan para po mapaanib sa lahi na pinili ng Diyos o yung tinatawag nating bayan ng Diyos ang mga Israel. At tutuliin sila, lahat ng mga lalaki, 8 days after ng ito ay ipanganak. 8 days, ganun po kaaga ang pagtutuli sa mga lalaki para mapabilang sa kaharian ng Diyos o sa bayan ng Diyos na kanyang tinawag ang Israel. Kaya basahin po natin, Genesis 17, 9 to 11, 14. Para makita po ninyo, no, kung ano ang pamamaraan ng Diyos para makapasok ang isang tao sa kanyang bayan. Ito po ang ating mababasa. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham,
ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. So may kasunduan ang Diyos at si Abraham at sa lahi ni Abraham. Ano kasunduan yun? Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Para saan itong pagtutuli? At yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Ang pagtutuli, palatandaan ng tipan ng Diyos at ng bayang Israel. Lahat ng lalaki na isilang sa inyong lahi ay tutuluin pagsapit ng ikawalong araw. So, batang-bata pa mga kapatid, tandaan nyo yan. 8 days old pa lang ang isang lalaki kinakailangan ng tuliin para masali sa lahi ni Abraham. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Idirekta natin sa 14. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag. Okay, napakalinaw. Ang hindi tuli, ititiwalag sa iyong lahi sapagat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. So, naging ano po ng Diyos yan sa bayang Israel, mga kapatid, ang pagtutuli. Naging tipan yan para mapabilang sa lahi na kanyang pinili. So yan po ang history ng pagtawag ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Kaya kailangan matuli para masali sa lahi na kanyang tinawag. Ngayon, dahil nasa Christ era na tayo, binago po ang pamamaraan na yan. No, kaya nga typology. Type of paraan ng Diyos para makapasok ang isang taong kanyang tinawag sa kanyang bayan. Kasi sa New Testament, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, mayroon siyang bagong bayan na tinawag. Yun ang Christianity. So ano ang naging paraan ng Diyos para makapasok ang isang tao sa bayan na iyan na kanyang tinawag? Pagtutuli pa rin ba? Hindi na po. Pinalitan po yan ng baptism. Baptism na po ang paraan ng Diyos ngayon para makapasok sa kanyang bayan. No? Colossians 2:11 and 12. Ito po ang ating mababasa. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman. So, hindi na sa laman. Tinuli tayo, pero hindi na sa laman. Kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Anong ibig sabihin ng pagtutuling mula kay Kristo na ito? Sa pamamagitan ng bautismo. Ito po yung typology na sinasabi ko po. No? Type o paraan ng Diyos para ang isang taong tinawag ay makapasok sa kanyang bayan o sa kanyang relihiyon. Nailibing kayong kasama ni Kristo at muli na rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kanyang kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. So yun na po ang naging paraan ng Diyos sa panahon natin ngayon, mga kapatid, para mapabilang sa kanyang bayan. Kaya yung sinabi niya na ang bautismo ay hindi paraan para makapasok kasi isang reliyon, mali po yun. Dahil bautismo po ang paraan sa New Testament. Sa bagong tipa ng Diyos para ang taong sino mang tao na kanyang tatawagin para makapasok sa kanyang kaharian o sa kanyang relihiyon ay sa pamamagitan po ng pagtutuli. Ang pagtutuli, I mean pagbabautismo. No? At mayroon po siyang sinabi na magiging kaisa ka lang kay Kristo kapag nanampalataya ka daw sa kanya. Gamit nga niya yung Romans 6:4 dahil tayo daw ay nailibing kasama ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan niyang kamatayan sa krus, wrong interpretation pa rin. Dahil ang pakikipagkaisa kay Panginoong Jesucristo, hindi lang dahil sa ikaw ay nanampalataya. Dahil pa rin sa bautismo. Sahin natin. Galatia 3:27, ito po ang pakikipagkaisa natin sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pakikipagkaisa po natin sa ito, ito po yung sinasabi niya na mapabilang sa kanyang relihiyon. Papaunawa ko po sa inyo. Galatians 3:27, ano ang wika ni San Pablo? Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Ang pakikipag-isa po sa ating Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan po mga kapatid ng water baptism. Napakalinaw po. Galatians 3:27.
Kaya nga, kapag nabautismuhan tayo, nakakapasok tayo sa relihiyon ng ating Panginoong Isokristo. Bakit? Dahil sa kanyang relihiyon, ang ating Panginoong Isokristo ang ulo. At ang kanyang relihiyon o ang kanyang simbahan, ang kanyang kaharian, ang kanyang katawan. Colossians 1.18. Basahin natin. Colossians 1.18, ito po ang sinabi ni San Pablo. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So si Panginoong Isokristo ang ulo ng kanyang iglesia na kanyang katawan. Kaya nga, kapag nabautismuhan ka, nakakapasok ka ngayon sa kanyang iglesia, sa kanyang relihiyon. At nakikipag-isa na tayo sa kanya kasi nga tayo na ngayon ang katawan ng ating Panginoong Isokristo. Tawag nga niyan, body of Christ. We are the body of Christ. Christ is our head. Kaya nagkaisa na tayo ngayon. God and humanity, nagkaisa na sa pamamagitan po ng bautismo. So yan po ang hindi naunawaan ng ating kapatid na pastor na nagpapaliwanag. So another points na kanyang pinapaliwanag, pakinggan natin mga kapatid. Tayarin po natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 3 hanggang 4. Sabi po dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At inilibang siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Mapapansin niyo po dito sa picture, may mga bata po. Well, no, doon sa 1 Corinthians 15 na kanyang sinasabi, pinapahiwatig niya na nalinis tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Isokristo at hindi sa water baptism. Mali pa rin. Mali pa rin ang pagkaunawa niya. Dahil wika ni San Pablo, tayo po ay iniligtas, no? Nilinis tayo sa pamamagitan po ng Espiritu Santo sa bautismo. Titus 3.5 and John 3.5, mga kapatid, basahin natin, Titus 3.5. Hindi talaga nila naunawaan ang buong kasulatan. Ito sabi ni San Pablo kay Tito, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin, tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Napakalinaw dito, no? Tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli. Anong ibig sabihin niyan? Bautismo, no? John 3.5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ang Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakalinaw po, no? Hindi ko, palagi ko talagang tinatanong, bakit hindi nila nababasa ang mga nababasa natin na explicit naman ipinapahayag ng banal na kasulatan? So dito natin makikita na marami talagang nagbabasa ng kasulatan na out of context ang paggamit, no? Yung sinasabi ko ganina, informal fallacy. Quoting text out of context, mga kapatid. So ipagpatuloy natin ang kanyang pang-apat na ba to, panglima. Panglima niya na arguments about sa water baptism. Pero wastong gulang na po 'yan. Nakakaalam na ng tama at mali. Kasi hindi po binabautismuhan ang baby or yung mga bagong silang pa lang po. Namulat po tayo sa pagbabautismo sa mga baby dahil yun ay naging kaugalian o relihiyon. Pero hindi po yan yung sinabi ng Bible. Sa Bible po, wala kayong makikita na binautismuhan na bata. Dinedicate po. Si Jesus Christ, dinedicate. Nung siya po ay baby pa lang. Si Samuel, dinedicate po siya. Nung siya po ay baby pa lang. Pero sila ay binautismuhan, katulad ng Panginoong Isokristo, nung siya ay nasa wastong gulang na. The word na bautismo, ang ibig sabihin po niya. So, doon muna, no? Bigyan din natin yun ng linaw na wala daw binautismuhan sa banal na kasulatan na mga bata. No, wala daw binautismuhan. Kaya nagpakita nga siya ng mga ng picture na mga malalaki na yung binautismuhan. Another fallacy statement po yun, mga kapatid. Fallacy of silence. No? Fallacy of silence po yun. Di porkit di sinabi ay hindi na totoo. Hindi na nangyari. No? Hindi po yun
tamang argumento. Fallacy of silence tawag doon, no? At fallacy of non sequitur, it does not follow. Kasi kung gagamitin kong argumentong iyan, wala rin siyang mababasa na hindi binautismuhan ang mga bata sa Biblia. Walang ganun na pahayag. No? Tawag po dyan again, fallacy of silence. Mga kapatid, sa pagbabasa ng banal na kasulatan o sa pag-aaral, mayroon pong dalawang paraan ang dapat nating gamitin. Explicit and implicit. Yung explicit, yun yung mga binabasa natin na talagang hayag na sinabi. Tulad nun, sinabi ni Apostol na Pedro, ang tubig ay larawan ng bautismo na nagliligtas. Explicit po yun. Pero baliktad sa kanya. Sa kanya, ang tubig ay hindi ang bautismo sa tubig ay hindi nakakapagligtas. So, baliktad ang sa kanya, yung literal na nababasa natin, hindi niya nababasa. So, yan po ang isa, no, explicit way. Yung talagang nabasa, yun ang dapat nating sundin. At meron pang pangalawa, ang implicit way. Yung naunawaan natin ang sinasabi. Hindi sa litra, kundi sa kanyang pagpapahiwatig, no? Matthew 24:15, sabi ni Panginoong Jesucristo, ayon sa sulat ni Propeta Daniel, ang nagbabasa ay umunawa. Hindi po basa lang na walang unawa. Hindi po yung biblical principle. Ngayon, puntahan natin ang kanyang argumento na dahil daw walang nababasa na ang bata ay bininyagan, eh, walang nangyaring pagbibinyag ng mga bata sa Bible, no? Fallacy of silence po yan. Pero patutunayan natin na maaaring nagkaroon ng pagbibinyag sa mga bata, hindi lang sa malalaki, mga kapatid. No, unahin natin itong Matthew 28:19, no? Matthew 28:19. Kasi ang kaniyang ginamit na larawan kanina ay ang picture sa mga malalaki, no? Well, tama po 'yun, walang problema doon. Pero hindi po doon lang. No, actually, unahin na lang natin yung talata na para sa mga malalaki talaga. Mark 16:15-16 talaga po yan, no? Ito po kasi ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So dito po, ang talata po na ito, tumutukoy po sa mga malalaki, adult baptism. Bakit? Ang sino mang sumampalataya, so una, pasasampalatayaan muna, at mabautismuhan ay maliligtas. So una, ang pagsasampalataya, bago ang bautismo, para maligtas. So, ginagawa din ng Katolik po yan, mga kapatid. No, ang tawag na natin dyan sa Katolik is katekumen. No, yung mga gustong magkatoliko, kinakatekize po yun bago bautismuhan. Kinakailangan tanggapin muna nila ang pananampalataya ng Katolik pit bago sila bautismuhan. Ang tawag po dun katekumen. Yun po ang talata sa mga malalaki. 16:15-16, papanampalatayanin muna bago bautismuhan. However, meron din po para sa mga bata. No, yung general na utos ng ating Panginoong Jesucristo na ginamit niya kaganina, Matthew 28:19. Basahin muna natin ang Matthew 28:19, no? At ipaunawa ko sa inyo na dito po, pwede ang mga bata dito. Basahin natin, 28:19 hanggang 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Tandaan ninyo ha, ano ang subject dito? Ang mga tao. Ang subject, mga tao. Kasali ang bata dyan. Kasi ang bata, tao po yan. Tao ang bata, no? Napakahiya mo, napakawalang hiya mo naman pag sinabi mo ang iyong anak ay hindi tao. No? Sa mga bansa. At anong gagawin sa lahat ng mga tao? Bautismuhan ninyo. No, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So dito po sa talatang ito, nauna ang bautismo. No? Sa lahat ng mga tao, pinauna ng Panginoong Jesucristo ang bautismo. So dapat bautismuhan. No, bautismuhan. Ano ang sumunod? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Pangalawa ang pagtuturo. Okay? So napakalinaw mga kapatid. No? In Matthew 28:19-20, ipinauna ang bautismo sa lahat ng mga tao bago turuan. So, implied po yan sa mga bata din. Kasi ang mga bata, tao po yan. So, bautismuhan muna mga bata bago turuan. And then, Marcos 16:15-16, pananampalatayanan muna yung mga malalaki. Hayaan muna silang manampalataya sa pananampalataya natin bago bautismuhan.
So yun po ang diwa ng bautismo. Hindi one-sided. Ano? At ano yung sinabi niya kaganina? Hindi pwede yung mga bata bautismo kasi ating Panginoong Jesucristo malaki na binautismo. No. Dahil 8 days old ang ating Panginoong Jesucristo, tinuli ang ating Panginoong Jesucristo sa templo. Yung sinasabi niyang dedication, pagtutuli din yun, tinuli din siya doon. Di ba ang pagtutuli, binasa natin, yun ang paraan ng Diyos sa Old Testament para makasali ka sa kanyang kaharian? Kaya, tinuli ang ating Panginoong Jesucristo para makasali siya sa kaharian ng Diyos na pinangahawakan ng Israel noong unang panahon. So kung tinuli ang ating Panginoong Jesucristo 8 years old, isa panahon ng mga Kristiyano, pinalitan na ng bautismo, so dapat ang bata 8 years old pa lang, kinakailangan matuli din. O matuli, mabinyagan din kasi ang pagtutuli, pinalitan ng pagbibinyag. Colossians 2, 11 and 12 mga kapatid. So yun ang hindi naunawaan ng ating pong pastor na pinapakinggan ngayon. Ngayon, isa pang patunay na posible ang mga bata bininyagan sa New Testament dahil sa pagpangaral ng mga apostol at sa kanilang mga gawa. Nagbautismo sila, hindi lang ng iisang tao, hindi lang ng individual, kundi pamilya. No, kapag sinabing pamilya mga kapatid, pamilya, posible namang walang bata kasi ang pamilya hindi naman natatawag na pamilya kung walang bata. O sabihin natin, paano kung malalaki na? Posible din yun. Pero imposible ba na sa isang pamilya walang bata? Diba possible din na sa isang pamilya may bata yan? O basahin natin ang Ephesians 2:19. Ano ang pahayag ni San Pablo sa Efeso? Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Ano daw? Ang mga Kristiyano kabilang na sa sambahayan ng Diyos. Ano ba yung sambahayan sa English? Basahin natin sa Good News Translation. So then, you Gentiles are not foreigners or strangers any longer. You are now citizens together with God's people and members of the family of God. We are now members of the family of God. Mga kapatid, sa isa pong diksyonaryo, no? Yung pong meaning ng family, tingnan natin kung ano ang meaning ng family, mga kapatid. Ito po ang sinabi. Ayan, no? Family, ay nawala, wait lang ha. Family, yan ang isa pong itong dictionary, no? Family, ano ba ang ano ng family? A group of one or two parents under child or children living together as unity or as unit. Kasama po ang child or children sa isang pamilya, mga kapatid. Kasama po yan. Kaya nga, sabi dito ni St. Paul, tayo daw ay kabilang na sa God's people and members of the family of God. So kung na-membro tayo ng pamilya ng Diyos, hindi ba pupwede na pati ang mga bata, anak natin, membro na rin ng pamilya ng Diyos? Di ba? Logically speaking, anong talata pa? 1 Corinthians 1:16, anong sinabi dito? Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Stephanas, o sambahayan ni Stephanas, binautismuhan ni San Pablo. O basahin natin sa English, ano ba yung sambahayan na yan? Good News Translation, family pa rin. No? I also baptized Stephanas and his family. So again, pinakita ko sa inyo na sa pamilya posibleng may bata, mga bata. Diba ito yung sinasabi ko na implicit way of understanding the Bible, mga kapatid? No? And then, Gawa 16:14 pa, isa pang talata, Gawa 16:14. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia, no? Si Lydia, na taga Tiatira, siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya na naman. Buong pamilya ni Lydia nagpabautismo. Kapag sinabing pamilya, mayroon niyang bata. No, based po sa pinakita ko sa inyo na reference galing po sa isang diksyonaryo. Kaya
mga kapatid, wala talaga, no? Hindi nila nauunawaan ang kabuuan ng Biblia. Ngayon, pakinggan naman natin ang ika-anim niya na argumento patungkol po sa water baptism. Yan, to emerge o ilubog. Kailangan po mailubog yung buong katawan. Yan po yung biblical. Yan po ang ibig sabihin ng bautismo o baptizo sa Greek word. Ayan, isa pa ito, no? Dapat bigyan din natin ito ng kasagutan, no? Na kapag bautismo daw, dapat daw ilubog, no? Kaya nga daw hindi pwede ang bata, kasi ang bata hindi pwede ilubog kasi daw maano daw itong bata, malulunod, no? Pakinggan natin, ha? Sa English naman, is to emerge. Sa Tagalog, itubog o ilubog. Kaya hindi po dampi. Amen po. At hindi rin wisik, kundi ilubog. Kaya ang bata, hindi nilulubog kasi kung sanggol pa lang, hindi pa po niya kayang magpigil ng hininga sa ilalim ng tubig. Okay? So, hindi pwede ang wisik, dapat talaga lubog kasi immersed daw. No? Ang immersed daw, kinakailangan ilubog, hindi pwede yung wisik. Kaya ang bata, hindi pwede ilubog kasi hindi pa marunong huminga sa ilalim ng tubig. So, bibigyan natin ng linaw yan, ang immersion muna. Sa isa pong Concise Dictionary of Theology, meron ako dito, Concise Dictionary of Theology, mga kapatid. No? Tinignan ko kung ano talaga ang kahulugan ng salitang baptism. So, sa immersion siya nag-focus, no? Actually, ang baptism, tatlong forma po. May aspersion, no? Ang aspersion po, ito po ay ang sprinkling, no? Yung sinasabing wisik. Sabi niya, hindi raw pwede ang wisik, no? Pero sa theology po, mayroon pong wisik sa bautismo, no? And then immersion, ang isa submersion, yung talagang ilulubog. Pero dito tayo sa immersion na inaano niya. Kasi sa kanyang immersion, ilulubog lang. Ilulubog lang ang kanyang definition sa immersion. Hindi po. Dahil sa theology, ang immersion, dalawa po ang kahulugan. Basahin natin. A way of baptizing, once popular but now found only among East and West Syrians, which consists in pouring water 3 times on candidates when they are already in the water or are going down into it. So, dalawang pamamaraan pala ang immersion. No? Either nasa tubig ka na, pero hindi ka na nalubog, pwede ka nang bautismuhan doon, nasa tubig ka na, or iano ka talaga sa ilalim ng tubig, going down into it. So, yan po ang kahulugan ng immersion. No? Ang immersion, hindi po basta ka nalang ilubog. No. Kahit pa nasa tubig ka, kahit tagatuhod lang yung tubig, immersion pa rin yan. Kahit hindi ka na ilulubog. Kahit pa nasa paanan mo lang yung tubig, immersion pa rin yan. As long as nasa tubig ka na raw, immersion pa rin at pwede ka nang bautismuhan 3 times ng tubig na igaganon. According po sa binasa nating theological dictionary na aklat. So yun po ang hindi naunawaan ng ating kapatid. No? Hindi daw pwede ang wisik. Sure ba siya na hindi pwede ang wisik? Wala ba niyang talata sa Bible? O basahin natin. Kung wala bang wisik na pagbibinyag sa Bible? Hebrews 10:22, mga kapatid. Basahin natin. Hebrews 10:22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. O may pagwiwisik naman pala eh. Kahit wisik lang, nahugasan pa rin sa dalisay na tubig ng ating katawan, wisik lang ang ginamit. O sa English niyan, KJV. Ano ba yung KJV? Sprinkling. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Wash, past tense pa ang ginamit. Sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Mayroon eh. May pagwiwisik na ng tubig para malinisan tayo sa ating maitim na budhi. Pero baka sabihin nila, sinabi bang bautismo doon? Sinabi lang naman doon wiwisik ka ng tubig, hindi naman sinabing bautismo. O basahin natin ang wika ng mga scholar. Ano ba ang ibig sabihin ng 10:22? Hindi ba yun pumapatungkol sa bautismo? Basahin natin. Ayan. Ito, Hebrews 10:22. Ito po ang ano ng scholar, no? Sprinkled from an evil conscience that is freed by means of the sprinkling from a conscience defiled by guilt
in the last words, there is a clear allusion of baptism. Clear allusion of baptism. Malinaw na tumutungkol yan sa bautismo. Yan po ang sabi ng scholar na atin pong tiningnan, mga kapatid. No? Klaro yun na pumapatungkol sa baptismo ang Hebrews 10:22. Kaya nga may sprinkled pa rin. Again, ang akin pong katanungan para po sa atin pong mga kapatiran na mga Protestante, bakit hindi nila nababasa yung mga explicit na pahayag ng mga apostol patungkol sa katotohanan? Specifically sa bautismo, kasi bautismo ang topic natin ngayon, water baptism. Biblical naman. Bakit hindi nila mabasa yung ating mga nababasa? Ganun na ba talaga sila kadelikado pagdating sa kamay ng demonyo? Ganun sila kadali mataptapan ba yung mata nila, no? Ba't hindi nila nababasa, nababasa naman natin yung mga pahayag ng apostol, bakit sila hindi? No? Kaya, mga kapatid, hanggang dito na lang, no? Kasi 10:30 na, so hanggang dito na lang at sana marami kayong natutunan. Tandaan niyo po palagi, mga kapatid, na ang trabaho po natin ay ang pagpapahayag ng katotohanan. No? Hindi po natin trabaho na awayin ang mga hindi Katoliko daw. Panalangin din po natin sila na sana maabot din nila or makamtan din nila yung kaliwanagan na nasa atin ngayon. Dahil kawawa din po ang ating mga kapatiran na ito. Biktima lamang po sila ng mapanlinlang na demonyo. Maraming salamat.